Good evening, brethren in Christ, at welcome po sa ating pong tanong at sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, mga kapatid, ay ano po ba ang tamang petsa ng kapanganakan ni Jesus? I would repeat, ano po ba ang tamang petsa ng kapanganakan ni Jesus? There are many Christians in our time today are wondering kung ano po ba talaga ang tamang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, because other Christians are celebrating ng December 25, mga kapatid, dahil traditionally ito po ang kinagisnan, ito po ang kinaugalian, at ito po ang kinagawian ng maraming tao throughout the world, brethren. Subalit, sabi po ng Galatians 4:4 hanggang 5, ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia, datapwat nang dumating ang kapanahunan. So, ang kapanganakan ng ating Panginoon ay mayroon pong kapanahunan. Ulitin ko po, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Mga kapatid, nakita po natin na dito ay dumating po ang kapanahunan, ang sabi po ng Biblia. Ang pagdating ng Panginoon at ang pagkapanganak ng ating Panginoon ay mayroon pong kapanahunan. At dagdag pa po natin, ang sabi po ng Isaiah 7:14, ito po wika, ang wika ng Tagalog, ang Biblia. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Dito, mga kapatid, makikita po natin na maging ang Panginoon ay magbibigay ng tanda sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Kung ating pong aaralin ng mabuti, mga kapatid, kung ang kapanganakan ng ating Panginoon ay mayroon pong kapanahunan at ang kapanganakan ng ating Panginoon ay mayroong tanda, ay maaari po natin ito, mga kapatid, matutuhan kung ano po talaga ang exact date ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Let us read in Amplified Version, Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, God with us. So, mga kapatid, again, ito po ay may mga signs, mga kapatid, at sa Tagalog ay mayroon pong tinatawag na tanda. Mayroon pong hint, at mamaya atin pong tatalakayin ang hint kung ano po talaga ang exact date ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito, atin pong basahin ang kasaysayan ng kanyang pagkapanganak. Let us start sa Mateo chapter 1 verses 18 to 23. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. 20. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David,
huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Verse 23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Mga kapatid, again, kung ang Panginoon ay nagbigay kay propeta Isaiah o Isaias ng tanda or sign, mga kapatid, it was fulfilled nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, of course, through Mary, ang kanyang ina. At dito, mga kapatid, atin pong makikita na ang ginawa po, mga kapatid, ng sabihin po natin ni Herodes, dahil on that time si Herodes po ang hari, ay ito po ang wika sa Mateo chapter 2 verse 7:16. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ang bituin. So kung kanina ating pong inaaral na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay mayroon pong takdang panahon o may tinatawag na kapanahunan, at ang kapanganakan ng Panginoon ay mayroon pong tanda or sign, dito mga kapatid ay inusisa ni Haring Herodes sa mga pantas na lalaki at siniyasat niya ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ang bituin. Dahil alam po mga kapatid na mga pantas na pagkasilang ng bituin ay yun mismo din ang araw na isinilang ang magiging hari ng Israel, mga kapatid. At dagdag pa ho natin sa verse 16, ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Nang magkagayoy, nang mapansin ni Herodes na siya pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at pinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Kaya mga kapatid, maging po si Haring Herodes ay napagtanto niya na ayon sa salaysay at paliwanag ng mga pantas na lalaki ay makikita po natin na 2 taong pababa ang pagsilang ng bituin at 2 taong pababa ang pagsilang din of course ng bata na hinulaan na siyang magpupuno sa bansa po ng Israel. Kaya dito mga kapatid, ating pong makikita na pinasiyasat ni Herodes at maingat niya na siniyasat ang panahong isinilang ang bituin. Marami po kasi ang mga tao na mayroong pong tinatawag na haka-haka, mayroong tinatawag na kuro-kuro. Hindi po tayo malalayo mga kapatid, because other believe na isinilang si Jesus ay 4 BC.
Kaya tingnan po natin ang presumptions date of Jesus' birth. Pag sinasabing presumption, ito po ay guess, ito po ay assumption, or ito po ay sabihin po natin ay para bang hula, mga kapatid. So, atin pong makikita yung BC na tinatawag po natin before Christ. At of course, yung AD, Anno Domini, which means the year of the Lord. Kung si Jesus ay isinilang po siya ng 4 BC, how can it be na pag sinasabing BC, before Christ, wala pa nga ang Kristo, paano magiging 4 BC, brethren in Christ? At isa pa hong presumption ay ang wika ng marami, mga kapatid, ay isinilang si Jesus ng tinatawag po natin na AD 1. Paano rin naman magiging AD 1 na ang AD 1, ito na po ay Anno Domini, which means nga the year of the Lord. Kaya kung atin pong titingnan, hindi si Jesus isinilang ng 4 BC or hindi siya isinilang ng AD 1, kundi maliwanag, mga kapatid, na siya po ay isinilang ng year 0. That is the exact birth date of Jesus Christ. So siguro po tayo po ay magwa-wonder, paano po ito nangyari? How can it be, brethren? Dahil it cannot be na si Jesus ay isisilang ng 4 BC. Dahil nga po ang pag sinabing BC, before Christ, bago pa si Kristo. At kung pag sinabi namang AD, the year of the Lord, ito naman po ay taon na ng Panginoon. So, hindi pwede na ang pagsilang ng Panginoon ay bago si Kristo or pagsilang ng Panginoon ay taon ng Panginoon, kundi nasa middle, which we could say, mga kapatid, na ito nga po ay year zero. So, paano po natin ito mapapatunayan, mga kapatid? Let us look sa Luke 1:24 sa Tagalog ang Biblia. At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth at siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, mga kapatid. So, dito makikita po natin na si Elizabeth ay naglihi para po natin mabigyan tayo ng hint. Sa Luke 1:26, ito naman po ang wika. Nang 6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazaret. So dito atin makikita, mga kapatid, na nang 6 na buwan ay sinugo ng Diyos si Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazaret, na kung saan nakatira si Joseph at saka of course si Mary. At dagdag pa ho natin sa Luke 1:30 hanggang 31. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos, at narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So, kung atin pong i-harmonize ang scripture, nung 6 na buwan na po ng paglilihi ni Elizabeth, ito naman po ang araw na dumalaw ang anghel Gabriel kay Maria at sinabi nito na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Jesus. At ito po ay lalong pinagtibay ng scriptures sa Luke 1:36. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihi rin naman
ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog. So again, brethren in Christ, on the sixth month of Elizabeth's pregnancy, of course, kay John, ito din po ang buwan na naglihi si Mary kay Jesus. At what happened? Sa Luke 1:56 and 57, at si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nanganak ng isang lalaki. If we notice, brethren, na nung ika-anim na paglilihi ni Elizabeth kay John, at yun din ang araw na si Mary ay naglihi kay Jesus, after 3 months, of course, kasi si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan, yun din po ang araw na naganap ang panahon ng panganganak ni Elizabeth kay John, mga kapatid. Kasi of course, 6 plus 3, ito po ay lalabas na 9 months. Kaya nanganak po, naganap ang panahon ng panganganak na Elizabeth kay Juan, of course. At dito sa Luke 2:4 hanggang 7, at si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. And verse 5, upang magpatala siya, pati si Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampanan. Kumbaga, ating makikita, ito po ay para bang buwan ng kapanganakan na rin po ni Mary. In other words, kung ating pong makikita, kung umalis si Mary doon kay Elizabeth after 3 months, so bago sila magpatala o nung magpatala sila ay lumipas ang anim na buwan. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, nung sila ay magpatala, ito rin po na ang takdang kaarawan ng panganganak ni Mary kay Jesus. At pagpatuloy natin, at nangyari samantalang sila ay nangaroroon at naganap ang kaarawang dapat siyang manganap. So nung sila po ay naroon sa Jerusalem para magpatala, inabutan po doon ng panganganak si Maria, dahil yun nga po ang sinasabi ng kasulatan, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. And in verse 7, at kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang paasab-saban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Kaya dito, mga kapatid, ating makikita na naabutan si Maria ng kapanganakan while they were in Jerusalem para magpatala. At ang sabi ng Bible, nanganak sila sa paasab-saban dahil wala na raw pong lugar para sa kanila sa tuluyan. At dito, sa balikan natin po, mga kapatid, sa Luke chapter 2 verse 1, nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar ang magpatala ang buong sanlibutan. So again, when nung si Jesus ay ipinanganak ni Maria, ito po ang araw na sila ay nasa Jerusalem upang sila po ay magpatala sa takdang kautusan ni Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. So ngayon, mga kapatid, ating pong tingnan sa, of course, sa Hebrew
calendar para atin pong makita, mga kapatid. So, ito po ang sabi sa Jewish calendar with equivalent of Gregorian calendars, of course. So, dito makikita po natin na ang Nisan ay binubuo po ito, mga kapatid, ng March at saka April. Tapos, ang sumunod po ay Ab. At ito naman po ay binubuo ng April at saka yung May, mga kapatid. At ang sumunod po ay Siban, na ito po ay binubuo naman ng May at saka June. At ang sumunod naman, mga kapatid, ay makikita po natin ang sumunod. Sandali lang, mga kapatid, para mas ano po natin maintindihan. Ang sumunod po ng Siban Ulitin ko lang po, ang sumunod po ng Ulitin ko lang po, mga kapatid. Ang Nisan ay binubuo po ito ng March at saka April, as you notice sa screen. And then, ang sumunod na buwan ay Iyar. Binubuo po ito ng April at saka May. At ang sumunod po na buwan ay Siban. Binubuo po ito ng May at saka June. At ang sumunod po ay Tammuz. Binubuo po ito ng June at saka July. Ang sumunod po ay Ab. Binubuo po ito, mga kapatid, ng July hanggang August. At ang sumunod po ay Elul. Binubuo po ito ng August at saka September. Ang sumunod po ay Tishri. Ito po ay binubuo ng September at saka October. Ang sumunod po ay Marcheshvan. Binubuo po ito ng October at saka November. Ang sumunod po ay Kislev or Kislu. Binubuo po ito ng November at saka December. Ang sumunod po ay Tebet. Binubuo po ito ng December at saka January. At ang sumunod po ay Shibat. Ito po ay binubuo ng January and February. At ang sumunod po ay Adar. Binubuo po ito ng February at saka March. Ngayon, pansinin po ninyo, mga kapatid, yung araw na kulay blue, it stands po sa tinatawag po natin na una, makikita po natin dito yung sa Tammuz, ito po ang conception kay Jan. At syempre, kung magbibilang po tayo ng Siam, Ab, Elul, Tishri, Marcheshvan, Kislu, Tebet, Shibat, Adar. So, papasok po siya ng pang Siam ay Nisan, mga kapatid. Yun po ang birth of Jan. Ngayon, kung atin pong titingnan from the conception of Jan, ay bibilang po tayo ng anim, of course, kasi nung ipang-anim na buwan ng paglilihi ni Elizabeth kay Jan, yun din ang buwan na
ipinaglihi ni Mary si Jesus bilang po tayo mula po sa tinatawag mga kapatid na Tammuz. So, start ng Tammuz, start tayo sa Ab. Ab, tapos Elul, Tishri, Marshesvan, Kislu, so Tebet. Pagdating po ng Tebet, ito po ang conception of Jesus, month of Tebet. Ngayon, from month of Tebet, bibilang tayo ng Siyam para, of course, may panganak si Jesus. So, from Tebet, start tayo mga kapatid ng Shibat. Shibat, Adar, tapos Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, at makikita po natin ang pang-siyam na buwan ni Jesus ay Tishri. Kaya maliwanag po mga kapatid na sa ating pong pag-aaral na si Jesus ay ipinaglihi ni Maria nung panahon po ng Tibet o buwan ng Tibet at si Jesus ay isinilang nung buwan po ng Tishri. At dagdagan pa ho natin mga kapatid. So, para mabigyan po tayo ng hint, punta po tayo sa seven feasts in the Bible. So, sa seven feasts of the Bible, mayroon po tayong tinatawag na Feast of Passover. Iyan po ay Pesach. Ginaganap po yan ng Nisan 17. Ang pangalawa naman po ay Feast of Unleavened Bread. Yan po ay Hag Hamatsot. Iyan ay ginaganap ng Nisan 15 hanggang 21. Ang sumunod po ay Feast of First Fruit. Ito po ay Bikor. Ginaganap po yan ng Nisan 17. And then number 4, Feast of Pentecost or Weeks. Ito po ay Shavuot. Ginaganap po ito ng Sivan 6. And number 5, Feast of Trumpets, ang which Rosh Hashanah, ito ay ginaganap po ng Tishri 1. At ang pang-anim ay Feast of the Day of Atonement, which iyan po ay Yom Kippur, ginaganap po yan ng Tishri 10. And then number 7, Feast of Tabernacles, which ito po ay Sukkot, ginaganap po yan ng Tishri 15. At number 8, Feast of Dedication, ito po ay Hanukkah. Ginaganap po ito ng Tebet 2. Kung balikan po natin ang Feast number 7 or yung pang-pito, ito po yung Feast of Tabernacle with Sukkot at nangyari po ito nung Tishri 15. At ang Tishri ay tumatapat po mga kapatid ng October. Again, ulitin ko, ang seventh month sa kanila ay ito po ay Tishri at ito po ay equivalent ng ating buwan na October. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kapatid na kung ginaganap ang Feast of Tabernacle ng Tishri 15 which sa atin nga pong Gregorian calendar ay October. So malinaw na nagbibigay ito ng hint sa atin mga kapatid. Basa po tayo sa John 1:14 para lalong mas malinaw. And the Word which Christ become flesh or human incarnate and tabernacled. Ibig sabihin ng tabernacled, fixed his tent of flesh, live a while among us. And we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. So dito mga kapatid, itong John 1:14 ay nagbigay ng hint and the word became flesh or human incarnate and tabernacled among us. So meaning to say,
Nang magkatawang tao ang salita, yun na nga po ang pagsilang ng ating Panginoon, mga kapatid. He tabernacled among us, brethren. Iyan po ay naganap noong pong Tishri 15, which equivalent sa Gregorian calendar na October, mga kapatid. Kasi ibig sabihin ng tabernacle is nakipamayan sa piling po natin. And then, dagdag pa ho natin sa Matthew 1.23, itong sabi ng Amplified, "Behold, the virgin shall become pregnant and give birth to a son, and they shall call his name Emmanuel," which means, translated, means God with us. Mga kapatid, uulitin ko na kung ginaganap ang Tabernacle of o Feast of Tabernacle ay ginaganap ng Tishri 15. At ang Tishri din, ito rin po ang kapanganakan ng ating Panginoon na pinatunayan ng John 1:14, "And the Word, which Christ Jesus became flesh and tabernacled among us." So malinaw na ang pagkapanganak ng Panginoon, yun po ang panahon na ang salita ay nagkatawan tao at isinilang sa atin. At sa ating binasa sa Matthew 1:23, ito rin po ay kaganapan ng salitang Emmanuel. Ang Emmanuel, which means God with us. Ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Kaya kung ating pong pagtutugmain ang Emmanuel, which God with us, and tabernacled, which dwell among us, iisa ang tinutukoy at ito po ay pumupoint out sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na kung paano sinisilibrate ang Feast of Tabernacle ng Tishri, ito rin po ang buwan na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At tandaan po natin, ang Mateo 1.23, ito po ay kaganapan ng propesya sa Isaiah 7.14, ito ang wika sa Amplified Version. "Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, God with us." Kaya mga kapatid, ang sinasabi po doon sa John 1.14 at saka sa Mateo 1.23 at saka Isaiah 7.14, ito ay katuparan ng pagsilang ng ating Panginoon ng buwan ng Tishri, which equivalent sa ating buwan ng October, at ito rin po ang buwan na sinisilibrate nila ang Feast of Tabernacle, mga kapatid. No, sa Jewish festival, sinisilibrate nila ang Feast of Tabernacle ng Tishri 15, which again in our sa ating buwan ay October. Let us look para isummary po natin, mga kapatid, the exact date of Jesus' birth. Ay kung ating makikita, the conception of Jesus ay Tevet 15. At ito po ay, sabihin po natin mga kapatid, ito po ay tumatapat ng January 2, mga kapatid, 1 BC, of course. Kasi naglihip pa lang naman po doon, 1 BC pa ho. So pagdating po sa naka-box, mga kapatid, the birth of Jesus, ay Tishri 15, tumatapat po ito sa buwan ng October 2, year 0, na ang equivalent po naman sa Hebrew year ay 3760, at ang equivalent naman po, mga kapatid, ng sabihin po natin, mga kapatid, ab orbe condeta ay 754. Kasi ang ibig sabihin ng AUC ay ab orbe condeta ay tumatapat po siya ng 754 AUC. Ngayon, remember that the death of Jesus Christ was Nisan 14, April 3, AD 33, Friday 3 p.m.
Sa Hebrew year naman, tumatapat siya ng 3793 at sa Ab Orbi Condeta ay tumatapat ng 787. Kaya kung si Jesus ay namatay ng AD 33, therefore, isinilang si Jesus ng year 0. Again, the exact date of Jesus' birth was Tishri 15 na tumatapat sa ating buwan, October 2, at hindi siya isinilang ng 4 BC or AD 1, kundi isinilang po siya year 0 na tumatapat po sa Hebrew year ng 3760 at tumatapat naman po sa Ab Orbi Condeta na 754. That is the exact date of the birth of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, I hope that I answered the question, ano po ba ang tamang petsa ng kapanganakan ni Jesus? May God bless us all.